drivers, papasok na kami sa school. At this is our life every day. Going to school with the service. Labas po kami ng village. Aming village. Dito tayo sa school, mga ka-drivers. So, papasok tayo sa loob. Oh! Yung pagtunas ko, dapat basa muna, tapos sigayin ng gano'n, bago tunas ulit. Okay, nito. Punas-punas lang pagka parting yung ulan, si pogi na naman, di ba? Pogi na naman, pogi. Guwapo na. Ito siya aking kasama araw-araw. Araw kong kasama to, mga ka-drivers. Katakhan na lang. Hello, mga ka-drivers. Tayo ay lalakad naman papuntang school dahil kami magpa-purchase ng pangailangan sa school. So, turuan ko lang kayo kung paano mag-start ng manual driving. Come on. Yan po. Ito po yung gas. Yung gitna. Ito po yung brake. Ito po yung ito po yung clutch. So, apa ka ng clutch bago ka magkambyo. Yan po. First step bago ka makalarga ay apak muna sa brake.
Then kailangan ibaba ang handbrake. Tapos hapak ang clutch. Then sa kambyo po, kikita niyo po 'yan. May ano po 'yan, 1 2 3 4 5 and reverse. So, 'yan po 'yung susundan ninyo. Ang neutral po, ito pong gitna. So, 'yan, pag napakan mo na 'yung clutch, we go to number 1. Number 1 gear. So, tapos dahan-dahan pong iangat ang brake at dahan-dahan po nating iabante, iangat ang clutch habang sabay yung gasolina. Ayan po, tumatakbo ka na. Ayan po, alam mo yung tunog ng makina, maingay na siya. Dito ka nang mag-change gear. So, yan. Maingay na siya yung makina, change gear. Apak ang clutch, tapos cambio. Madali lang naman mag-drive mga katropa, mga ka-drivers, kasi pag natutunan mo na yung step ng paa mo, di ka na nakapokus sa paa, nakapokus ka na sa daan, at naka-steady ka dun sa harap pag ikaw ay driver. So alam mo na na no, sa ano naman sa manual, yung hindi ka mapatayan ng makina, no? Yung control na yung paa mo, to yung clutch, to yung gasolina, nagaganyan yan, palitan, no? Pag umapak ka ng gasolina, angat na yung ano mo, angat na yung clutch mo, no? Pero pagka mag-change gear ka, bitaw yung gasolina, apak ka ng clutch. Mabilis lang pagka ganon, alam mo na. Ang brake, kailangan mo lang na mag-brake pagka nakita mo na. So, ang driver, dapat advance yung isip mo. Oh, pag nakita mo na na pumula yung kasunod mo, so mag-alalay ka na rin ng brake. At yon. At saka advance din sa mga tatawid, dapat advance yung tingin mo, kasi nga estimate mo yung takbo ng tatawid o takbo ng mga madadaanan mo, at ma-estimate mo yon para safe yung ano mo dat lagi, safe yung biyahe, no? Yan po, pag may humps mga ka-drivers, taka sa neutral, hapak ang brake, tapos balik ka sa primera, no? Tapos apak ang clutch, punta sa neutral, tapos segunda. So yun. Tapos medyo malinis-linis na, gandang gasolina, gasolinahan mo, brake, pag-alalay, kambyo, tapak ang clutch, tapos tresera. Tapos ramdam mo naman yung makina, kung kayang-kaya ng makina. So, diretso mo lang siya, tresera. Tapos pag gusto mo ng marangkada talaga, yung mabilis na takbo. Pero sa mga ano niyan, pag ma-practice mo na yung change, pag change ng mayroong ambulansya, tumabi tayo. Nagulat ako doon. Yan. Kambyo. Pag apak mo ng gasolina, tapos maingay yung makina, naka-neutral po yon. Hindi tatakbo yung sasakyan mo. Yan. Naka-neutral po yan. Kaya punta ka sa segunda. Alalay ka, pag tumatakbo na, pag tumatakbo na siya, tapos nag-apak ka ng brake, pwede ka nang dumiritso sa segunda. Pagka medyo gamay mo na yung makina ng
ano mo, makina ng sasakyan mo. Kaya yun po magandang tip natin mga ka-drivers. Ayan, pag nakatakbo na po, pwede mo na siyang niya po yung dilaw ng aking paa. Yan po. Siya po yung takbo. Tinanggal ko siya pa ako sa clutch. Kasi tumatakbo tayo. Tuloy-tuloy lang po yung takbo. Ayan, maugong na po yung ano. Kailangan mo na mag-cambio. Apak ang clutch. And release. Ganun lang po yung pagka-cambio. Magka-cambio ka, pag-inapakan mo yung clutch, bitaw din ang gasolina. So, alalay tayo. Apak ang clutch, bawas ang gear. Pag-traffic po, ganyan po yung style. Pag-traffic po, ganyan lang po yung style. Alalay. Yan po yung traffic. Marami pong ano dito sa sasakyan. Yan. Pag ano po, papraktisin nyo talaga na hindi mabigat yung kanan. Gasolina. Tuloy-tuloy pa yung biyahe. Nakaangat po yung ano. Pero itong ano natin, yung kanang paa, ang gamit nyan, yung silinyador or gasolina, at saka itong brake. So, yung gamit naman ng kaliwang paa, naka-steady yan dito sa ating clutch. So, yan po. Kaya itong kanang paa natin, ito yung brake tsaka gasolina lang. Ito yung gasolina, ito yung ating brake. So, dapat bago ka umalis, bantay mo muna yung ano ng gasolina. Aralin mo muna, bombayin mo muna yung ano mo, sasakyan, para malaman mo yung tunog kung mabilis. Okay, aralay. Saka yung brake, kung mababaw yung brake o malalim yung brake, dapat testing nyo muna bago kayo aalis. Bawi na tayo mga ka-drivers. Napagod tayo ngayon kasi ang biyahe natin, pumunta tayo, napunta kami ng market global. Tapos walang tindang printer sa market. At saka yung Dura, yung mega box na lalagyan ng module. Yung ginawa namin, lumipat kami sa SM Aura. At nakabili kami doon ng box. Pero wala pa rin Epson na printer. Ang gusto no nila sa school yung Epson eh. Kaya ay sabi nila wala daw mga supply yung mga Epson. Epson hardware is close daw yata. Kaya wala mga deliver na mga Epson sa ganitong pandemic. Kaya ang ayun nila, pinag-isipan kung yung brothers na lang na ano, printer ang bibilin. So sa Monday, babalik ulit kami, maghanap kami ng printer. So abangan natin mga ka-drivers yung susunod nating pambili ng ating
printer. Printer ng school. Yan po. Salamat sa mga ka-drivers dyan. Malapit na tayo mga ka-drivers sa bahay. Kaya alalay na lang tayo. Salamat sa inyong panonood sa ating video. See you for the next video. Salamat mga ka-drivers. Bago natin matapos ang video ito mga kaibigan, so mayroon tayong verse na bibitawan muna sa Hebrews chapter 12 verse 2. Fix our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith. So, sabi nga, dito natin ituon sa Panginoon yung ating mata dahil sa Kanya lang nagmumula ang lahat ng ating mga pangailangan. Maging ang ating buhay. Kasi even in our heart, at the heart of Christianity is a relationship with Jesus. Jesus died for us. He was raised to life and He is alive today. You cannot see Him physically, but you can see Him with the eyes of faith. So, God bless. Nawa yung mapagbulay-bulayan natin na si Jesus ay natili sa atin, na nagmamahal sa atin. God bless us all. Bye-bye! Ninyo po yung ikot ng ating manibila and